review. Napakaganda. Napakalapad na po niya. Ang unahan niya, disc brake. Tapos medyo malapad na yung kanyang mukha. Tapos naka-LED na siya, headlight. Napakatalim ng mata, ang ganda. Yun. Bale, single disc sa humihan. Base na nakikita ko, front disc lang. Tapos drum brake na sa hulahan. Mayroon siyang lock. Ang seat capacity, ang storage capacity. Nandito yung kanyang gasolinahan. Nasa, kaya magbubukas ka pa rin pag magpapagasolina. Bubukas ka pa rin ng upuan. Iaangat pa rin. Ito sa hulihan, ang gulong niya ay sa hulihan 120x70x14. Malapad na siya, malapad. Yun lang. Drum brake pa rin siya sa hulihan. Napakaganda. Tapos tong emblem na ito, mas elegante. Tapos mga sharp curve na siya. Ayan. Very sharp ang tail light niya. Ang available na kulay, itong black. Yan, meron siyang black. Tapos itong white. Tapos itong matte red. Lahat sila magaganda. Yun. Ang kanyang specification ay displacement 157 cc, bore X stroke 60 by 55.5 mm, maximum power 11.3 kilowatts by 8050 at 8500 rpm, maximum torque 13.8 at 7000 rpm. Starting system, electric start, ignition type full transistorized, transmission type V-belt automatic, suspension telescopic, suspension type rear unit swing arm, brake rear hydraulic, brake reel, drum brake siya, drum brake. Sa front naman ay disc brake, hydraulic disc brake. Yun lang po. At ang tire size front 180x14 at ang tire size rear 120x70x14. Ano pa ba ang mga importante dito? Fuel capacity niya, fuel tank capacity 5.5 liter. Fuel consumption 46.7 km per liter. Battery type 12 volts, 5 Ah/mf wet. Yan po ang kanyang specification. Kanyang color variation, matte red, matte white, at saka itong matte black. Napakaganda. Ito pa lang po ang linabas sa Pilipinas. At sana yung disc brake na click ay lumabas na rin. Tingnan lang po natin yung mga edges niya. Napakaganda. Katulad nito. Ito, may dinon siyang daytime running light. Dalawa, daytime running light. Ito pa. Tapos, ito nga yung brake. Ito yung battery niya, battery. Sa compartment naman, kung titingnan natin ang kanyang compartment, check natin ang compartment. Itong front compartment niya, front pocket, malalim siya. Siguro kasha dito ang tubig, 1 liter. Tapos mayroon siyang USB port. Sa kabila naman na front pocket, open pocket siya. Tapos keyless system na rin. Yung seat niya dito na rin binubuksan. Tapos storage niya, ito ulit yung storage niya. Dito ilalagay yung coolant system. Hindi ka na yuyuko para dukutin sa ilalim. Ito na yung coolant. Tapos ito yung kanyang gasoline, 5.5 liter ang full tank.
yun naman po, single shock siya dito. Pero sa swing, mayroon siyang support. Yun po, napakaganda. Siguro po, okay naman to. Ang ganda ng sharp edge niya. Tapos, yung emblem niya, click 160. Yun. Yun na, ang panel niya, digital. Full digital panel. Mayroong select, may reset. Tapos, dito naman sa control, ito, automatic off to. Automatic off. Electric start dito sa kabila, high and low light, horn, left and right. Wala pa rin siyang hazard, wala siyang hazard. Sa kabuhan ay napakagandang motor to. Yun. At yan po ang click 160 na lalabas na sa Pilipinas. Ang kanyang seat height, ang kanyang seat height ay 778 mm. Yan po, at siguro naman makatulong na itong impormasyon ko. Sir, magkano po ang SRP nito pag lalabas sa Pilipinas? 116,900. Ito po ay nasa labas na, nasa dealer na, sa halagang 116,900. Naka-out na po sa dealer dito sa Pilipinas. Yun lamang po at maraming salamat. Muli po, JB Motorista, please consider like, subscribe, and share.